Pambungad na panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 5, Versikulo 33 hanggang 36. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpatutuo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yan po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes. Simbang gabi, no? Mag-umpisa na pong simbang gabi natin sa atin diyan sa Pilipinas. At bago po ako magbigay ng aking refleksyon ay binabati ko po muna ang ating mga masugid na taga-subaybay, taga-suporta sa Munting Channel na ito. So, sa araw na ito ay ating umpisahan ang ating simbang gabi, no? So itong practice nito ay matagal ng panahon na ginagawa nating mga Pilipinong Katoliko, no? And I don't know, sa ibang bansa siguro pinapractice din nila ito. Halos dito sa aming lugar ay mga Pilipino community ang gumagawa ng simbang gabi. So ang magkaroon ng misa na tinatawag nating simbang gabi o misa di Gallo o misa di Aguinaldo or a gift of mass, no, kung ano man ang tawag niyo doon, but kadalasan maririnig natin na ganyan, no, misa di Gallo, misa di Aguinaldo,
So ang galyon na ito ay isa Spanish word meaning na roaster o tandang, yung tandang, yung manok na tumitilaok, no? Pangsabong, kumbaga sa ano yun, yun ang manok na pangsabong. Yun ang tawag doon sa lingwahe naman ng mga sabungero. Na ito po ay tumitilaok sa madaling araw na siyang hudyat na tayo po ay pumunta na sa ating simbahan, no? Para magsimba. Ito ay kaugalian na nating mga Pilipinong Katoliko sa tuwing sasapit na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ay ginagawa nating siyam na gabi, no? O madaling araw. Sa naalala ko noon, dahil sa aming lugar ay ginagawa lang ito tuwing early morning ng 4:30. Pero sa ngayon, may tinatawag na sila talaga na simbang gabi dahil sa gabi ito ginagawa, no? Dito sa amin, since na malamig ang madaling araw, so sa gabi rin ito ginagawa. So may mga ilang simbahan dito na mga Filipino community ay ang nagdadaos nito ng tinatawag namin nating simbang gabi, no? So ang mga araw na ito o itong simbang gabi natin na ginagawa nating siyam, no? Sinasabi ko na, siyam na gabi o madaling araw ay bago magsumapit ang December 25, no? Ang kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit kaya tayo nagsisimba, no? Ano kaya ang mga kadahilanan na tayo ay nagsisimba sa mga panahon ito, no? Ano kaya ito ang kahalagahan sa buhay natin, no? But ang karamihan dito ay of course, no, nagsisimba dahil may hinihinging pabor sa ating Panginoon. At iba naman yung pagpapasalamat, no? Ang bagay na ito ay, you know, matagal na talaga nating pinapractice ito, no? Since I'm young, no? Na-experience ko na ito. At tuwing simbang gabi nga, no, sa madaling araw, no, paglabas mo sa simbahan, meron ng bibingka, no, na marami na nagtitinda ng bibingka ng mga anong kakanin. Tapos yung mga parol, no, dati yung ginagawa lang parol ay yung lampara yung sa loob ng parol, no, yung star, no, nilalagyan na ng lampara sa loob para umilaw. Ay ngayon modern na, no, mga electric na ang mga parol ngayon. Gaya ng ginagawa ko, so gumawa rin ako ng mga lanterns, no, sabihin natin lanterns, para gumanda, no, medyo modern na, modern na innovation na. Nakita ko ngayon kay Kapis Marix, eh, ang ganda ng ano niya, yung lantern niya. So sinasabi ko na, bakit tayo natin ito ginagawa, no? But kung ano man ang mga dahilan o rason ng kung bakit natin ito ginagawa, ito sana ay unaway makapagbigay liwanag, no, sa ating buhay, gaya ni San Juan sa ating ebanghelyo ngayon na siyang liwanag na nagpatotoo, no, sa ating Panginoong Hesus Kristo. But we can say that si Juan Bautista ay isang liwanag na kumukutitap sa dilim o isang lampara na umiilaw sa atin sa patungo sa tunay na liwanag na siyang mag-iilaw, no, sa buong mundo para po tayo ay maahon sa pagkalugmok sa kasalanan, no, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Of course, siya po yung liwanag na
dapat natin sundan, ano? So ang ating Panginoon ay may patutuo rin na higit pa sa kay Juan Bautista, no? Sabi natin that John dito sa ating ebanghelyo, sinasabi dito that nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. So ang sinasabi ng ating Panginoon, ito po'y katotohanan na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. But ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi na may higit pa na patutuo sasakay dyan, no? Higit pa na patutuo kaysa sinasabi na patutuo ni John. Ito po yung mga bagay na inutos ng Ama sa ating Panginoon na dapat niyang tapusin, no? O tuparin dito sa mundo. Wala nang iba kundi ang mag-alay ng kanyang buhay para po tayo ay maligtas, no, sa kasalanan. So, naway sa panahong ito ng simbang gabi, ito po ay makapagbigay sa atin ng pagbabago sa ating buhay. Talikdan na natin ang kasalanan, then let's prepare ourselves, no, sa pagsulubong sa ating tagapagligtas sa paggugunita natin sa kanyang kapanganakan. So, dito sa ating ebanghelyo, sinasabi din natin Panginoon dito na itong pinapagawa sa kanya ng Ama ay kanyang gaganapin dahil iyan ang nagpapatuo na ako'y sinugo niya. No, dahil sa panahon ng ating Panginoon, yung mga Hudyo ay hindi naniniwala sa kanya. Hanggang ngayon, no, may ilan pang mga Hudyo, no, sa Israel na hindi kumikilala, no, sa ating Panginoong Hesukristo na isang misaya. So mga kapatid, since magsisimula ng ating simbang gabi, nawa itong pagpiprepare natin ng ating sarili not only sa ating mga physical na anyo, kundi kailangan nating iprepare yung ating spiritual na aspeto ng ating buhay. Para po tayo ay makapamumuhay, no, ayon sa liwanag na nagbibigay gabay sa atin sa ating kaligtasan. So sana nawa itong simbang gabi na ito para sa karamihan ay taimtim natin na idalangin ang bawat isa, at yung mga kabataan naman sana ay ibahin nyo na yung pagbigay ng rason, no, bakit kayo magsisimbang gabi, no, o madaling araw, na hindi mapunta sa pagdi-date yung pagpunta nyo sa simbahan o pag-alibay, no, alibay na magsisimbang gabi, but then ibahin na natin po ito. Gawin natin ito ng tama, no, ating itong gagawin na talagang para po sa ating ikabubuti. Iwasan natin kung anong mga bagay na hindi maganda sa mga araw na ito, no? At hindi lang sa ganitong panahon, but kundi sa araw-araw, sa buong buhay natin, dapat nasa liwanag tayo. Huwag tayong magpadala doon sa tadyak, no, or anumang masasabi natin doon ng kalaban. So naway na ang ating Panginoon na siya pong liwanag ay siya pa rin ang liwanag ng ating buhay hanggang tayo po ay lumisan sa mundong babaw na ito. So yun na po ang aking mabibigay na refleksyon sa ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes,
December 16, no? 2022. At ngayon po ay ibibigay ko po ang ating kapatid na si Sis Florencia Valdez sa kanyang refleksyon din. Diyos ng mga tulay, hindi mga pader. Ang God Bless America ay isang bumper sticker na madalas mong mabangga sa mga kalsada sa US. At tuwing nakikita ko ang isa, iniisip ko noon paano ang ibang mga bansa nawala ang aking mga alalahanin. Isang araw nang makakita ako ng kutsi na may bumper sticker, pagpalain ng Diyos ang Amerika. At ang bawat iba pang bansa, walang eksepsyon. Iyon ay isang magandang ebanghelyo na isip ko, isang mensahe na nakakuha ng puso ng Diyos sa unang pagbasa ngayon. Ipinahayag ni Yahweh na walang dayuhan ang makadarama na hindi kasama sa kanyang kaharian, at ang kanyang bahay ay magiging bahay ng panalangin para sa lahat ng bansa. Walang exempted o nakalimutan. Si Jesus ay binibigyang diin din nang sabihin niya na mayroon siyang ibang mga tupa na hindi kabilang sa kanyang kasalukuyang kulungan, at titipunin niya sila upang magkaroon ng isang kawan sa ilalim ng isang pastol, na makukonfer natin sa John chapter 10 verse 16. Isang mahalagang mensahe na hindi malimutan sa mga panahong ito, na masabik tayo magtayo ng mga pader kaysa tulay sa pagitan ng mga tao. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Sis Florencia Valdez. Marami pong salamat, Sis Florence, sa iyong walang sawang at humpay na pagpapadala ng iyong refleksyon. So mga kapatid, bago po tayo magwakas, ay pinapasalamatan ko po ang ating mga masugid na taga-subaybay, taga-suporta sa munting channel na ito, that naway ang Panginoon ay gagabay sa inyo, sa ating lahat, at pagpatuloy na mag-share at mag-subscribe, no? Palaganap ang munting channel na ito sa karamihan. So sa muli, marami pong salamat. At bago po tayo magbukas ay manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as He did a sinful world as it is, not as I would have it, trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, sa muli, isang mapagpalang oras, at marami pong salamat sa inyong lahat. At huwag po nating kalimutan na kumapit lang po tayo sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, isang mapagpalang Biyernes at Misa de Gallo sa ating lahat. God bless us all.